The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, O Lord. On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples, "Let us cross to the other side." Leaving the crowd, they took Jesus with them in the boat just as he was. And other boats were with him. A violent squall came up and waves were already filling up. Jesus was in the stern asleep on a cushion. They woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, "Quiet, be still." The wind ceased, and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you terrified? Do you not yet have faith?" They were filled with great awe and said to one another, "Who then is this, whom even the wind and the sea obey?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang ating po mga pagbasa ay tungkol sa unos. Unos, bagyo, problema, pagsubok. Ang sinasaad sa unang pagbasa ay ano? Kahit gaano ka kabuti, kahit gaano ka kabanal katulad ni Job, dadaan ka sa pagsubok. So huwag mo sasabihin, "Ay, ako na may mabuting tao." Kahit gaano ka kabuti, dadaan ka sa pagsubok. Pag hindi ka nasusubukan, baka hindi ka tao. So at least pag ikaw ay nasusubukan, ay tao ako. Ano po? Anong meron sa Ebanghelyo? Kahit kasama mo si Jesus, dadaan ka sa pagsubok. So hindi ibig sabihin, nagsisimba ka, nagdadasal ka, nagsiserve ka sa simbahan, hindi ka dadaan sa pagsubok. Ang problema nga eh, habang lumalapit ka sa Diyos, parang dumadami ang pagsubok. Kailangan nating tanggapin ng pagsubok, trials, they are part of life. Anong meron sa unang pagbasa? Maganda ding alalahanin ito. Lahat ng pagsubok lilipas. Kahit gaano kalakas ang ulan, titigil. So, kung ayaw mo ng ulan, di huwag kang lumabas. Di po ba? Ano? Ganun lang naman yun. Pero kung gusto mo lumabas, huwag kang magreklamo sa ulan. Magdala ka ng payong. Di po ba? Ano? Mahirap yung tamad ka magdala ng payong, wala kang sinabi, "Lord, huwag namang umulan, huwag namang umulan." Eh talagang mag-uulan. Bahagi ng buhay ang pag-ulan. Ano po? Pero kung ayaw mong mabasa, di pagdasal mo na ikaw ay maging pato. Ano po? Yung mga pato, hindi nababasa. Hindi po ba? So, mamili ka, tao, pato. May pagpipilian ka. Lahat ay dumadaan sa pagsubok. Lahat ng pagsubok, lilipas. Lilipas. Sabi nga nila, "Unless you learn to dance under the rain, you will never be happy." Do not forget that. Unless you learn to dance under the rain, you will never be happy. Well, paano naman ako, Father? Hindi ako marunong sumayaw. Baguhin natin. Unless you learn how to sing under the rain, you will never be happy. Ang problema lang eh, no? Yung ibang kumakanta, lalong nakakalakas ng ulan. Hindi po ba, no? So, hari nawa. But remember that, all problems will pass away.
Anong meron sa ipangalawang pagbasa? Mahalagang mahalaga yan. Kung si Jesus ay namatay para sa iyo, hindi makasalanan pa, meron pa bang bagay na hindi pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos? Magandang itanong yun. If God has died for you, if God has given His only begotten Son, not because you were good, but because of His love for you, then what could be the reason of doubting that problems will make you miserable? Anong sabi ng mga psychologists? Unless you learn to embrace discomfort, you will never grow. Unless you fail to embrace discomfort, you will never grow. Bahagi yan. Mahirap yung gusto mong lumaki ang muscle, ayaw mong magbuhat. Di po ba, ano? Mayroong gusto lumaki ang katawan, kutsara at tenidor lang ang binubuhat. Hindi dibdib ang lumalaki doon, tiyan. Di po ba, ano? Yung iba naman, kapapasok lang sa gym. Kapapasok lang. Kasi gusto lang lumaki ang katawan. Nagbuhat lang sandali, nanakit ang katawan. Pag-uwi sa bahay, naghubad ka agad at gumanong-ganong ka agad sa salamin. Ano yan? Para namang kabubuhat mo lang, laki agad, di po ba? Ano? Walang pinagkaiba dahil sa nag-diet. Isang beses lang hindi kumain, nagtimbang agad. Sabi, ay, hindi nagbago. Natural. Mga minamahal na mga kapatid, ang pagsubok ay bahagi ng ano? Ng pag-unlad. Ng pag-unlad. Kaya nga, hindi maganda sa mga magulang na iniingatan ang kanilang mga anak na sobra na pag sila'y namatay, ang mga anak nagiging ano? Paralisado. Sabi ng isang nanay, Father, yung anak kong yan, sa sobrang alaga ko, hindi natutong mabuhay ng kanya. Mayaman ito. Yun ang problema ng mayaman. Di po ba na? Oh, sabi ko, ano ngayon ang problema ninyo? Sana una siyang mamatay. Kasi pag akong unang mamatay, baka hindi yan mabubuhay. Kita mo, inaalagaan mo yung anak mo para maghirap. Ngayon, ikaw nagdadala, sana mamatay ka na. Di ba? Di ba? Hindi pwedeng hindi tayo nagbabanat ng buto. Ang pagsubok ay bahagi ng buhay. Ang pagsubok ay bahagi ng buhay. Mahirap yung konting hirap lang. Ha? Para pag ang ikamamatay, napanood ko sa TV yun eh. Yung bata, pinaghuhugas ng pinggan pagkatapos kumain. Iyak nang iyak yung bata. Tatlong platito lang naman inuhugasan. Akala mo ikamamatay. Bakit? Hindi tinuruan ng magulang na maghugas, di po ba? Ano? Gusto lang kumain. Kaya yung iba, palagi kumakain sa labas. Para ano? Walang inuhugasan. Akala nila palaging libre. Oh, ngayon ikaw ay matanda na, naintindihan mo, kailangan mo palang maghanap buhay para makakain sa labas. Di ba? O di ayaw mo na kumain sa labas. Mahal pala. O di lahat na lang, kinain mo sa loob. Di po ba? Ano? Yung agahan mo, yan ang tanghalian mo. Yung tanghalian mo, yan ang hapunan mo. Bakit? Tipid eh. Tipid. Hindi pwede. Ano palagi ko sinasabi? Kahit gano'ng kabuti ang magulang, kailangan niyang bitawan ng kanyang kamay, ang kamay ng anak, para matuto itong maglakad. Gusto ba ng mabuting magulang ang kanyang anak na mangudngud, madapa? Wala namang mabuting magulang na gustong anak mangudngud.
ang gusto ng magulang, matutong anak, maglakad. Pero bahagi ng pag-aaral ng maglakad, ang matumba, madapa, magungod. Bahagi yun eh. Diba? Ano sasabihin ng magulang? Ano sasabihin ng mabuting magulang sa anak na nadapa? Kaya mo yan, bangon. Kaya mo yan, bangon. Anong maling sinasabi ng mga magulang? Oh, kawawa naman. Nadapa lang, kawawa agad. Di po ba? Na? Mga minamahal na mga kapatid, maging ang Diyos ay hinahayaan ang kanyang mga apostoles na dumaan sa pagsubok. Ano ang kanyang tanong? Ano? Do you not yet have faith? Ang tagal nyo na akong kasama. Nakita nyo na pinakain ko ang maraming mga nagugutom. Pinalakad ko ang mga pilay, minulat ko ang mga bulag. Diba? Pagkamisan, kahit gaano kadami ang mga milagro sa buhay, kung tayo'y takot, wala talaga tayong kinabukasan. Ano sinasabi dito? Ha? Let us cross to the other side. Mahalagang mahalaga yan. Let us cross to the other side. Kung takot ka sa unos, hindi ka makakatawid. Tandaan niyo yan. Kung takot ka sa unos, takot ka sa pagsubok, sa hirap, hindi ka makakatawid. Tawid tayo sa kabila. Baka mabangga tayo. O, diyan ka na lang. Di po ba, ano? Diyan ka na lang. Mahirap yung nabubuhay tayo sa takot. Di po ba, ano? Mananabi ako. Iba sa atin, ang tanda na, takot pa rin sa mumu. Di po ba, ano? Bakit? Pinalaki tayo ng mga magulang natin sa mumu eh. Di po ba, ano? May mumu dyan, may mumu dyan. Tumanda ka na lang na may mumo, di po ba? Ano? Ano sabi nila? Ha? Kaya, pag dumadating ka, binubuksan mo lahat ng ilaw kasi takot ka sa mumo, di po ba? Ano? Ngayong malaki ka na, nakita mo ang mahal ng kuryente. O, mas nakakatakot pala ang kuryente kasi sa mumo. Kaya patay ka ng patay ng ilaw, di po ba? Ano? Anong kinakatakutan mo? Again, discomfort is part of life. Unless you embrace it, you will never grow. Amen. Salamat po sa choir. Salamat po sa lectors and commentators. Salamat po sa ating sakristan. Ano po? Sa inyong lahat, maraming salamat. Lalong-lalo na sa management and staff of Tag Resort. Ano po? Nagbabantay ng aking kinakain si Jess. Na po, salamat. Salamat kay Che. Salamat sa kay Chef. Ano po? Salamat po sa in behalf of the clergy of Manila for accommodating us in our annual rest and recreation. Ano po? Maraming salamat. Muli po, huwag kakalimutan, lalong-lalo na mga bata, ang pagsubok, ang unos, ang problema ay bahagi ng buhay. Ha? Pag hindi ka masusubukan, ay hindi mo alam na ikaw ay umuunlan. Di po ba? Ano? Mahalaga yun. Ang buhay ay parang pagbibisikleta. Kung hindi mo, kung takot kang matumba, hindi ka talaga matutong magbisikleta. Ano po? So, pag nagbisikleta ka lang, kasunod mong kalaban ay bumalanse. Dapat marunong bumalanse. Hindi lang marunong sumakay. Hindi po ba? Ano? At yun ang pinakamahirap, bumalanse. Maging ang Diyos, maging ang mga kasama ng Diyos, maging ang mga banal ay dumaan sa pagsubok. Do not forget this.
unless you're able to embrace discomfort, you will never grow. The Lord be with you.